What's good, YouTube? Kumusta kayo? Kita-kita na naman tayo. This is your boy Ace checking in, and we are back with another video. So, for this video, mga paps, no, kasi alam niyo naman na gumagawa ako ng mga replica shoe content, and then alam niyo na rin naman, no, sa mga viewers natin dito na regular na nanonood na I have a lot of UA sneakers, okay? And I do have some UA reviews, ganyan. Tapos kinukumpara ko palagi yung mga legit dito sa mga UA based on quality, durability, ganyan. And bakit hindi ako bumibili ng mga resell prices na mga sneaker, na mga legit, no? And most of the time, dun sa mga videos na ginagawa ko ng ganyan, is maraming nagtatanong palagi, saan ba ako kumukuha o bumibili ng UA sneakers. So ito yung video na ibibigay ko sa inyo, no. Saan ba ako kumukuha ng mga UA sneakers? So history muna tayo, no. I've been into fake shoes noon pa, mga 2012-2013. Unang-unang sapatos na binili ko is sa Cartimar, and then sunod-sunod yun, marami-rami ako nabiling na sapatos sa Cartimar, sa Green Heat, ganyan. And then itong Sock Footwear, nagtitinda sila ng mga higher quality ng mga sneakers, no? Pero hindi pa ito talaga yung mga sabihin mong UA sneakers. Wala pa silang ganun ka sneakers dati. Palagi lang mga sabihin mo na ngayon, mga top grade, ganyan, mga authentic quality, kung ano mang, basta nasa mid-tier na mga replica sneakers yung tinda nila. And then nakasali ako sa isang Facebook group. Ang pangalan ng group is Pinoy Kicks Rep Movement. And in this group, doon ko nakita na yung mga sellers ng UA. Mga 2013-2014, itong mga taon na to. At doon nakita ko kasi yung mga UA sneakers na yan, yung mga unauthorized authentic na tinatag nila dati sa YouTube, sa mga YouTubers ko lang nakikita. Kina Tony D2Wild, kila Bullet RC, kila Scoop208, sila si Hackett, si Bus Seats. Basta marami-rami silang mga anon, mga replica YouTubers dati, sila Repzilla. Marami, as in talaga marami sila. Yung iba nag-move on na. Ang natira na lang talaga na sikat na ngayon is si Tony D and si Bullet RC. So yun, nakita ko, no, saya ko kasi nakita ako ng mga sellers talaga. Then doon nag-o-order na ako doon. Pero yung group na yun ngayon is technically hindi na siya ganun ka-active, since parang yung mga dating members ng group na yun is nag-move on na. Hindi na siguro nagtitinda, hindi na ganun ka into sneakers. Yung iba nag-move on na sa pagbibisikleta, ganyan. Yung iba nag-venture na sa ibang business. So naging matumal ang mga UA, and then biglang yan, boom, ngayon biglang umusbong na naman. Alam niyo naman na siguro kung bakit, pero yun lang yung pinaka brief history nung sa akin. Pero kung may tatanong nyo ngayon, Pops, saan ka ba bumibili ng UA sneakers today or in this day? Technically, wala naman akong specific na suke na binibili ng UA, no? Ang akin lang, kung sa sinong may mura at malapit na kamukha ng sapatos na mabibilang ko, doon ako bibili. Pero now, no, ang go-to ko ngayon is ito nga, Chinese website na Weidian. So itong Weidian is mga Chinese suppliers talaga to. May mga budget dito, budget sneakers na UA. Nakukuha nila ng murang halaga, and then pwede mong makuha din ng murang halaga. Pero kailangan mo lang talagang maghanap ng supplier. Hindi ibig sabihin na ito yung mga Chinese, mga nagbebenta ng replica sneakers, is sila na, o madali ka na makakakuha ng stocks. Hindi. Ang kalaban mo dito is buong mundo. Okay? Yung kailangan yung tandaan.
kapag bumili kayo dito, malaking risk din yung pinapasok ninyo, no? So, dati nagkaroon ako ng tutorial kung paano bumili dyan sa Wadian. However, yung agent na ginagamit ko is medyo nagiging siraulo sa ngayon kasi hindi niya pinaprocess yung mga orders. Yung mga orders, natetenga ng isang buwan, kalahating buwan. Ako nakailang order ako sa kanila nitong past month, nitong August. And wala silang na-process kahit isa. Apat na sneakers yung in-order ko. Kahit isa, wala silang na-process. Dalawang beses ako nag-cancel, dalawang beses din ako nag-refund. So if you want to learn more about purchasing dito sa Wadian, pwede nyo manood ng mga YouTube tutorials. Pwede nyo panoorin si Sedas. Ang ginagamit na agent ni Sedas ngayon is Panda Buy. Meron din marami pang iba, CSS Buy, WeGo Buy. Check nyo na lang yung YouTube. I-search ninyo how to buy items in Taobao, how to buy items in Wadian, ganyan. Then bibigyan kayo na katakot-takot at karami-rami mga tutorial kung paano kayo bibili. Okay? Another person na pwede nyo bilan ng UA sneakers is yung isa ding YouTuber, no? Kilala nyo naman to. Malamang napapanood nyo siya dati, hindi na siya ganun ka-active sa YouTube ngayon. Is itong si Pops Kenny Duhali. So, si Kenny Duhali, nag-level up na siya. Dati ang mga tinitinda niya is yung mga top grade lang, ganyan, o yung mga OEM, and then nakakuha siya ng mga supplier. Nakahapot siya ng mga supplier na nagsusupply sa kanya ng UA, and then, ayan, nakitinda na siya ng UA. Kung gusto nyo tignan yung kanyang page, madalas naman siya nagpo-post. Madalas din siya naglalagay ng story ng mga nabebentahan niya. Minsan may video siya, may TikTok din siya. Check nyo na lang din, pangalan din lang din niya yata yung TikTok niya. So, pwede nyo tignan yung kanyang TikTok page para malaman ninyo yung mga stocks na meron siya. And then, PM nyo na lang siya kung interesado ko yung bumili ng UA sneakers. Isa pang seller na kakilala natin is si Mr. Dave Matthews. Si Boss Dave Matthews, siya yung dating may-ari ng GP District. Kung maalala nyo, GP District, meron ako ni-review na sapatos galing sa kanya, which is yung Travis Scott Nike Air Max 270. 270 React, no? React 270. Yun yung na-review natin. Hindi pa naman ako nakaka-purchase ng sapatos kay Boss Dave Matthews, pero legit seller naman siya, no? At saka yung quality ng sapatos na pinadala niya sa akin is actually superb, no? Maganda yung quality. So, yan, isa siya sa mga pwede nyo i-check. Footprint UA, yung pangalan ng UA shop niya sa ngayon, dati GP District. So, check nyo na lang siya. So, another page that you could visit naman sa Facebook is itong UA Sneaks PH. So, kung makikita nyo yan dito sa screen natin ngayon, ano, magbabrowse tayo dyan. So, dito sa page na to, tinong maraming members. 58.6K members. So, technically, ganun rin yung karami yung mga pumapasok sa UA. Pero hindi natin alam kung talagang UA enthusiast ba talaga yung mga tao dito o yung iba nagmamanman lang. We don't know, we don't care. So, so dito, marami kayong makikitang seller. Ayan, no, Brent CRV. Naalala ko to si Brent CRV. Dito bumili yung isang kakilala natin na bago sa UA, no? So, ito, naka-purchase na siya dito. Ayan, tignan nyo naman yung mga presyo ng sapatos niya. 2,500, 1,999. Yun ang mga mid-tier, mga budget batch to. We don't know. And I really don't give much focus naman sa batch, no? Ako, pa nag-UA sneaker ako, as long as kamukha siya ng legit, same materials, pareho ng materials, pag malayo, mukhang okay, di okay na ako doon. So, ayan, may kita kayo dito, mga sapatos na pairs niya, mga on-hand yata to, limited sizes, so naka-sale siya, so pwede nyo i-check. So, dito naman, marami pa dito, mga looking for, pwede kayo mag-post dito, looking for ninyo. O, ito, last pair na daw, size 9.5, budget batch lang, UA. O, kung pumapasa naman sa inyo yung mga ganyang klase, okay na yan, ano? 2,500 lang, nakikita nyo naman. So, ito, yung sikat na sikat ngayon na lumabas is itong custom na gawa ng ano, no-brainer. Itong Takumi Fujiwara or Initial D Nike Dunks.
Maayos naman. So ayan, pwede nyong i-browse tong page na to, UA Sneaks PH. Marami dito, no? Lahat ng klase ng batch ng shoes meron nagtitinda dito. Lahat ng klase ng prices meron dito. And so far, ang pagkakaalam ko, o para sa akin, ito yung pinaka malaking UA page sa Facebook sa ngayon. Kung meron kayong alam na mas malaki pa, then let me know, i-comment yun na lang dyan sa baba para ma-browse din natin. Okay? So, ayan, dami, oh. Oh. Mocha. Oh, SSB. SBB pala. Tama ba? Shattered backboard. Oh, SBB. SBB lows. Oh, ayan, oh. UNC. At saka reverse mocha. Oh, fragments. Taxi. Diba? Lahat ng hype sneakers na gusto ninyo sa murang halaga is nandito yan. Ito medyo ano, LJR yata to. Ayan, 6499. Diba? May mga available sizes siya. So, marami dito mga pops. Ayan, o. Oh, Grinch. Oh, Heritage. Sabi ko sa inyo eh. Check nyo lang to mga pops. Marami kayong makikita ng UA sneakers dito. And another group or FB page na pwede nyong i-check is itong UAPH or Unauthorized PH. Ayan, marami-rami dito. Ayan o. May mga featured posts sila katulad din dun sa kabila. Malamang yung mga members doon sa UA Sneaks is nandito din. So, ito, reverse mocha, may nagbebenta. Contact seller for the price, same sneaker na nakita natin kanina sa kabilang page, o LJR batch ng Travis Heiss, 6,000. Pwede, diba? Oh, meron din ganito, Bread Lows, 1.2K na lang daw. Size 8. Oh, Mocha, size 8, 6.5 na lang, LJR. Oh, another Takumi Fujiwara or Initial D Dunks. Mid-tier, Bread Toe, na Lows naman. So, si Brent CRV nandito din. Moderator siya sa page na to. So, yan. 2 FB pages na pwede nyong i-check. And certain shops din na pwede nyong kontakin. Ayan, nakalagay na yan dito. Sa ano, nakita nyo naman yung screen natin. Nakalagay dyan. So, aside doon sa mga binigay ko, bigay pa ako siguro mga dalawa pa. Funneled UA. Ayan, pwede nyo i-check yan. And ito, yung binila natin itong Bread Force natin, which is yung Toe Box Depot. So, yun lang mga paps, no? Doon pa lang sa dalawang FB page natin, is marami na kayong makikita mga nagpo-for sale. Ang isang mai-advise ko lang kapag umibili kayo ng mga replica sneakers, okay? Don't expect too much. Okay? Huwag nyong isipin na yung pair na makukuha ninyo is the same as retail. Okay? Technically, itong mga sapatos na do, although gawa rin siya ng mga Chinese, same materials din yung iba, pero yung construction yan minsan is bara-bara na. Okay? Siyempre, quality check. Wala nagka-quality check yan. Ano dyan, gagawa lang sila ng ilang pieces and then boom, sige, benta na kaagad. Okay? So, kung nag-expect kayo ng sobra-sobrang ganda naman na UA, well, may makukuha at makukuha din naman kayo mga ganong UA. Pero, huwag lang kayo masyadong mag-expect. No? Kayo lang yung masasabi ko sa inyo. Tandaan nyo, fake sneakers pa rin yung binibili natin. Hindi yan, kung hindi yan dumadaan sa quality control ng Nike. Although, yung quality control ng Nike ngayon is bullshit. No? Pero, yun lang. Huwag kayong masyadong umasa na sobrang ganda dapat niyan, dapat perpekto. Walang perpektong sapatos, kahit na retail, ang daming flaws niyan, ang daming palpak niyang mga yan, okay? So, yun lang masasabi ko. Pero, enjoy the sneakers, no? Pag nakuha niyo na, syempre, iba pa rin yung saya at yung ligayang na idadala sa atin, no? Kapag bumibili tayo ng sapatos, diba? Pero once nakuha niyo na, enjoy niyo lang, no? Suot niyo lang. Flex nyo lang yan dyan. Huwag kayong mahiya kung fake yan. O nagchicha basta. Enjoy. Wear it with confidence. And ayun. As long as masaya tayo doon sa nabili natin sneakers. Okay? So, hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat sa panonood. Magkita kayo tayo sa susunod na vlog. This is your boy Ace checking out.
Peace and love, everybody. Salutes.